Maximo F. Inocencio. Si Maximo F. Inocencio ay isang arkitekto at isang negosyante. Nasangkot siya sa pag-aalsa at isang taga-suporta ng Rebolusyong Pilipino noong 1872 sa Cavite na humantong sa pagpatay sa kanila noong September 12, 1896 na kilala bilang ang 13 martir ng Cavite. Ang mga magulang ni Maximo Inocencio ay sina Ana Marie at Tranquilino Inocencio. Ang kanyang ina ay direktang angka ng pamilyang Espanyol na may apelyidong Franco. Ang kanyang ama ay isang seaman na lumalayag patungong Mexico. Bata pa si Inocencio nang namatay ang kanyang ama. Si Inocencio ay nagkaroon ng 9 na anak sa kanyang asawa na si Doña Narcisa Francisco. Nagsariling sikap siya at nakapagtrabaho bilang karpentero sa isang arsenal sa Cavite. Kinalaunan ay naging isang kontratista at nagtayo ng mga simbahan, tulay, gusali at iba pang mga pampublikong gawain sa Cavite. Ang kanyang pagawaan ay sa San Roque na mayroong 25 trabahante. Ang kanyang kumpanya ay ang nagtayo ng Tejeros Bridge, ang Kapitolyo ng Lalawigan, ang paaralang elementarya at sekundarya sa Cavite, ang katedral at parusyal na bahay sa San Pedro at ang Inocencio Mansion, La Casa Grande. Nakapagnegosyo din siya sa Spanish Navy na kumukumpuni ng mga maliliit na bangka. Nang maglaon, nagtatag din siya ng isang lagarian bilang kanyang kumpanyang pinapalago. Mayroon din siyang 3 bangka na may pangalang Dos Hermanos La Luz, Amparo at Aurea, na ginagamit naman niya para sa paghakot ng mga troso at tagadala ng panggatong mula sa Mindoro, Mariveles at Laging Manok na ngayon ay Padre Burgos, Quezon. Si Inocencio ay may matatag na negosyo at kilalang mamamayan. Nang maganap ang Cavite Revolt noong 1872, ang 3 pare na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ang pinatay dahil sa bintang na sila ang may pakana ng pag-aalsa. Inilahad ni Artigas E. Cuerva na walang kinalaman si Inocencio sa pag-aalsa na ito. Ngunit dahil siya ay isang Freemason, siya ay nadawit. Si Inocencio ay sinintensyahan ng 10 taong pagkakabilanggo at ipinatapon sa Cartagena, Spain. Siya ay pinatapon kasama sina Pedro Paraiso at Crisanto de los Reyes. Nang maglaon, sa pamumuno ni Paraiso, sila Inocencio ay nakatawid patungong Pransya. Mula sa Marseilles, nakamit niya ang kanyang pardon at kalayaan pagkatapos ng 10 taon. Bumalik siya sa Pilipinas at ipinagpatuloy ni Inocencio ang kanyang mga aktibidad at negosyo tulad ng pagpapatayo ng mga tulay, tagagawa ng barko, operator ng sawmill, hauler ng mga troso at transporter ng panggatong mula sa Mindoro, Mariveles, Padre Burgos at Tayabas. Pag-aari din niya ang 3 maliliit na bangka na naglalayag patungong China at Vietnam at nagdadala ng mga paninda sa Pilipinas. Noong 1895, siya ay naging miyembro ng Junta Inspectora ng Hospicio de San Jose sa Cavite na pinamumunuan ng pare ng parokya. Si Inocencio ay sumali sa katipunan at patuloy na sumusuporta sa mga pampolitikang layunin kabilang ang mga kalusang propaganda sa ibang bansa. Noong Rebolusyong 1896, inalok niya ang kanyang bahay bilang pagtataguan ni Emilio Aguinaldo. Ginamit din ni Aguinaldo ang mansyon bilang punong tanggapan bago lumipat sa Bacoor noong July 4, 1898. Sa mansyong ding yaon ay humiling si Aguinaldo kay Julian Felipe na gumawa ng isang marcha na magiging pambansang awit ng Pilipinas. Nang sabihin ng isang mananahe sa asawa ng gobernador ang kanyang hinala na sina Severino Lapidario, Alfonso de Ocampo at Luis Aguado ay nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno ng Espanya. Ang 3 ito ay inaresto, pinahirapan at ang kanilang mga salaysay ay naging batayan upang tugisin ang iba pa. Si Inocencio ay inaresto kasama ang iba pang kilalang mamamayan ng Cavite. Sa pahayag ni Alfonso de Ocampo, isinilaysay niya na sina Inocencio, Francisco Osario, Luis Aguado at Severino Lapidario ang mga pinuno ng pinaplanong pag-aalsa sa Cavite. Ang salaysay na ito ay humantong sa pag-aresto kay Inocencio noong September 4, 1896. Kinumpiska ng mga Kastila ang lahat ng kanyang ari-arian at pinalayas ang kanyang pamilya sa sarili nitong tahanan.
Si Inocencio ay kabilang sa 13 Caviteño na pinamumunuan ni Lapidario na napatunayang nagkasala ng paghihimagsik noong September 11, 1896 matapos ang isang mabilis na paglilitis na tumagal lamang ng 4 oras. Ang mga pamilya ng 13 Caviteño ay hindi pinalam ang tungkol sa hatol. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng pagkakahuli sa kanila, ang 13 patriyatiko ay inilabas sa kanilang mga selda at dinala sa Plaza de Armas sa labas ng Fort San Felipe. Hinilera sila at pinaluhod na nakaharap sa pader. Ang kanilang mga kamay ay nakatali sa kanilang likuran at ito'y pinagbabaril. Sa edad na 63, si Maximo ang pinakamatanda sa 13 patriyatiko. Ang kanilang mga labi ay inilibing sa iisang libingan sa sementeryo na Nayon ng Caridad. Nang maglaon, ang mga katawan ng 7 martir kasama si Maximo Inocencio ay hinukay at inilipat sa ibang lugar. At ang mga natira naman ay nanatili sa pinaglibingan nito. Ang labi ni Maximo Inocencio ay inilipat sa Porta Vaga Church at kalaunan ay inilipat naman ito sa San Agustin Church sa Intramuros. Ang pagkitili sa 13 patriyatiko ay isang babala upang hindi natularan ang mga pag-aalsa. Ngunit makalipas lamang ang pagkaraan ng 1 linggo, ang mga bayan ng Cavite ay naghimagsik.